bagong milenyo. Alam mo nung milenyo na das, online hindi sa tagiyon at ang balita ang katropa mo sa pangit babalita. Responsible gun owner? Are you a 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 responsible gun owner? The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date. Tumawag na at makipag-ugnayan. One Gun Pilipinas ang sagot, mga katropa at kagangas. Tayo ituturo sa inyo ng One Gun Pilipinas o OGP ang lahat ng legal na paraan at proseso upang ikaw ay maging isang responsableng gun owners. Ano pa inihintay nyo, mga kagamers? Sali na sa One Gun Pilipinas ngayon na! Responsable ka bang gun owner? At mahaba ba ang iyong pasensya? At hindi ba inutil ang iyong ulot? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, a responsible gun owner? Are you 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 a responsible gun owner? The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date. Tumawag na at makipag-ugnayan. One Gun Pilipinas ang sagot, mga katropa at kagangas. Tayo ituturo sa inyo ng One Gun Pilipinas o OGP ang lahat ng legal na paraan at proseso upang ikaw ay maging isang responsableng gun owners. Ano pa inihintay nyo, mga kagamers? Sali na sa One Gun Pilipinas ngayon na! Responsable ka bang gun owner? At mahaba ba ang iyong pasensya? At hindi ba inutil ang iyong ulot? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, a responsible gun owner? Are you 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 a responsible gun owner? The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date. Tumawag na at makipag-ugnayan. One Gun Pilipinas ang sagot, mga katropa at kagangas. Tayo ituturo sa inyo ng One Gun Pilipinas o OGP
ang lahat ng legal na paraan at proseso upang ikaw ay maging isang responsableng gun owners. Ano pa hinihintay nyo, mga ka-gunners? Sali na sa Wandang Pilipinas ngayon na. Responsable ka ng gun owner? At mahaba ba ang iyong pasensya? At hindi ba inutilang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, we're responsible gun owner. Are you a responsible gun owner? 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 The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date. Tumawag na at makipag-ugnayan. Be a responsible gun owner. Wandang Pilipinas ang sagot, mga katropa at kaganos. Tayo ituturo sa inyo ng Wandang Pilipinas o OGP ang lahat ng legal na paraan at proseso upang ikaw ay maging isang responsableng gun owners. Ano pa hinihintay nyo, mga ka-gunners? Sali na sa Wandang Pilipinas ngayon na. Responsable ka ng gun owner? At mahaba ba ang iyong pasensya? At hindi ba inutilang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, we're a responsible gun owner. Are you a responsible gun owner? 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 The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date. Tumawag na at makipag-ugnayan. Wandang Pilipinas ang sagot, mga katropa at kaganos. Tayo ituturo sa inyo ng Wandang Pilipinas o OGP ang lahat ng legal na paraan at proseso upang ikaw ay maging isang responsableng gun owners. Ano pa hinihintay nyo, mga ka-gunners? Sali na sa Wandang Pilipinas ngayon na. Now, Talakay! Biggest destruction of dangerous drugs worth 1.5 Revisahin, opinion, malawakin, actionan. Kasama si Roselle Lopez, ang inyong katropa sa pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na, mga katropa! Ay,
Magandang gabi, Pilipinas. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. At ngayon po ay araw ng Miyerkules, no? At ikasampu na po ng buwan ng Enero, taong 2024. Isipin nyo, napakabilis, ano? Kailan lang, December 25, Pasko, nag-New Year, nagsalubong, abingin, adjis na. Abay sa susunod niya, hindi natin mamamalayang katapusan na. Pero kailangan, tuloy lang ang buhay. Ika nga, sabi ng mga Chinese, if you want money, work. If you want more money, work. Ganun lang yun, di ba? Tulad ni Boss Tony Bellesa. Sipin mo, noong araw eh, bata-bata pa kami. Ha? Siya yung hanay negosyo doon sa Concepcion Malabon ng mga palamig. Abay tuloy-tuloy until now, yung pa rin ang negosyo niya. Yung nga na nadagdagan, siyempre, nag-upgrade. Nagkaroon ng mga kwek-kwek, nagkaroon ng mga squid ball, etc. Nagkaroon din ng okoy, nagkaroon din itong nakaraang New Year, yung mga leche flan, mga grobansos, halaya, at yung relleno bangos. Abay, palong-palo naman. Eh, siyempre, ganun talaga. Kung gustong kumita, dapat lahat iisipin mo. Okay, sa mga kaibigan, sa oras na alas 7:52 ng gabi, Philippine Standard Time, abay, sasayin nyo na po ang programang Tropa. At syempre, dito lamang sa Millennial Online TV News and Updates. At syempre, ako pa rin ang inyong magiging kasama. Pagtsagaan nyo na, wala kayong magagawa. Rosel Lopez. Ayan, nanonood na sa atin si Boss Tony Bellesa. At syempre, yung ating mga kaganners ng One Gun Pilipinas. Ayan, nanonood sa atin si Admin Aljon Manghinang. Ay, huwag magandang gabi raw, sabi niya. Oo, maganda ka pa sa gabi, Kuya Aljon. Eh, kamusta na ba yung 4-5 mo? Kamusta na yung motorsiklo mong ina-assemble na ba? Tumatakbo na ba? May gasolina na ba? Ha? May sipin mo, tinatanong ko, gasolina. Siyempre, tanong ko muna kung nabuo na. Kung meron ng gulong, may makina na ba, may upuan na, may tambucho na, etc. whatsoever. Tsaka natin tatanong yung gasolina. Eh, pero tingin ko, buo na yan, ano, Kuya Aljon? Nung nakaraan kasi, nakatayo na yan eh. So, konting kemot na lang yun. Eh, malamang ngayon, tumatakbo na. Okay, sa mga kaibigan, at tulad ng kahapon, kung napanood nyo yung ating tinungahin sa inyo, yung Touch Daily, na kung saan po ay pinag-usapan doon yung tungkol sa mga lalaking may asawa. No? Ika nga, kasal o maging live-in man yan. Pero, na nahuhumaling pa o nahumaling sa ibang babae. Nako, patay tayo dyan. Eh, pero hindi. Sina Kuya Aljon eh. Yan ay mga one-man human. Sinasabi natin yung iba, lalo na yung mga millennials. Mga millennials, pag nakakita ng posting na kapalde, alam na, di ba, Boss Tony? Eh, wala. Yung talagang ganun eh. Millennials kasi. Mapusok pa, mainit pa. At syempre, eh, tumitingin pa lang magaganda yan ng iba. Eh, hindi naman lahat, ha? Hindi natin nila lahat. Sinasabi lang natin yung realidad, yung reality ng buhay. Eh, nangyayari naman talaga yon. Tama ba yun, Kuya Aljon? Eh, hindi natin masisisi, siyempre, lalo na yung kanta ng Hagibis nung araw. Lingon agad kapag may babaeng dumaan, lalo pa kung maganda ang katawan. O, di ba? Napakanta pa ako talaga. Eh, si Boss Tony, hindi yung mapapatingin niya sa mga kababaihan sexy. Na, Boss Tony, dead ma yan. Dead ma sila kay Boss Tony. Maniwala pa ako kung hombre. Di ba, Boss Tony, no? Pero wag tsaka, ha? Huwag tsaka yung ombre. May kailangan yung ano eh, ika nga eh, masanting. Ayan. Tingin ko na tatawa si Boss Tony. Oo, no, pansin sa amin niya, yung mga YL na yan. Sabi nga ng mga millennials, uy, buddy, may YL, no? Ano yung YL, young lady? O, eh, siyempre, lalo na pag sexy, ika nga yung
ang vital statistic is 36 24 36 ayun, kamali ako. Kung yan ang vital statistic, baka lumuwa mata nung ating mga millennials. Pero alam niyo, hindi naman importante 'yun eh. Sabi nga ni Andrew, humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Eh, pero siyempre, kanta lang naman 'yun. Ba't ka naman kukuha ng pangit kung may makukuha kang medyo mahilab-hilab, ika nga. Di ba? Tama ba yun, Boss Tony? Kahit ako yun, ba't ako pipili ng ombreng tsaka kung meron naman ako makikitang guwapings? Si Edjo Paslak, kaya nanonood sa atin si Edjo Paslak. Ano to? Igni Orca. Ayan, nanonood sa atin si Edjo. Edjo Paslak, Igni Orca. Tama ba, Orca? O, tama, Orca. Ayan, yun ang sinasabi natin, no? Hindi naman natin nilalahat, pero siyempre, ang mga kalalakihan, ha? Siyempre, mapapalingon yan sa may forma, may maganda, sexy, di ba? Yan ang alamang kapangit, lilingonin mo. Walang ano man sa'yo, Edjo. At yun nga, yung mga sinasabi natin, mga kaibigan, hindi ko sinisingle out, hindi ko nilalat, pero meron, no? Kahit nga may edad na, tanda na. Ibig sabihin, meron napapatingin, ay, ganda naman, no? Sexy, ang gandun lang. Pero sa karamihan kasi, pang millennials, ay, gusto niligawan agad, hingin na cellphone number, etc. Ewan ko lang to si Kuya Edjo kung ganun. So, yun mga sinasabi natin, mga kaibigan, no, kaya nga pinag-usapan dito sa Tads Daily, no, na pinag-usapan ni Kuya Tads, at umimbita pa ng imumporta ng iba't ibang mga kaibigan. Siyempre, mayroong lalaki, may babae, at dito sa part 2 ay nandiyan na ang ating admin ng One Gun Pilipinas na si Corixman. Pakikinggan natin, no? Kasi siyempre, alam nyo, may actually ang totoo, ang lalaki, mga polygamous yan. Di ba? Alam niyo yun, yung bang sinungaling yan, sabihin na, hindi ako ng babae, pero totoo, ano. Pero ako, hindi sa pagmamayabang ako noong araw, pagka ako'y pumasok sa isang club, sa isang music lounge, siyempre dyan, may mga GR o mga guest relation officer. Pag tinatanong ako, may asawa ka naman, sir, meron na. Nasabi ko, totoo. Di ba? Mayroon, sasabihin mo, binata ka. Diba? So, maganda yung totoo. At saka, kasi kung sasabihin mong wala, at ganun din, malalaman sa huli, meron ka, di, gumawa ka lang ng problema. Tama ba yung Kuya Aljon at saka Kuya Edjo? Boss Tony? Kahit sa mga millennials, ano, yung halimbawa, mag-girlfriend, mag-syota, mag-jowa. Misan, ang lalaki, kapag ka napunta siya sa lugar, may shota ka na, wala pa nga eh. Ah, meron din ganun sa babae. Pag meron ng tanong na lalaking gwapo, lalo na kung wala yung kanya shota, tatanungin yan, meron ka na bang shota? Ay, wala pa. Wala naman naliligaw eh. May ganun din mga babae. Kaya hindi nyo po pwede sabihin lalaki lang. May babae rin. Tama ba, Boss Tony? Boss Tony, ayaw kumibo eh. Ayaw mag-chat sa ating live chat box. Opinion lang, Boss Tony, para nalalaman ng mga millennials, lalo na ngayon, kung ano ba ang dapat. Okay, nako mga kaibigan, ang bilis ng ating oras na, nagmamadali. Eksakto alas 8 na ng gabi, o alas 8:02 na ng gabi. Buti pa, huwag na nating pagtagalin, mga katropa. Ito ngayon natin yung part 2, no? Nung ginawang itong Touch Daily, kung saan pinag-usapan dito, ay yung lalaking may asawa o kasal na o kahit asawa lang o live-in, bakit nahuhumaling pa o nahumaling sa ibang babae? Pakinggan natin itong mga bisita ni Kuya Tads, no, dito sa kanilang live conversation ng mga eksperto, yung mga may asawa na, matagal lang mga married, no, yung mga payo para malaman natin kayo. Kayong mga nanonood, no, mga nakatunghay ngayon, pwede naman kayong magbigay ng inyong opinion dito sa chat box para naman makapulot yung ating mga viewers, mga listeners, nung ano pa talaga, bakit
Bakit ba nahuhumaling ang isang lalaking may asawa sa ibang babae? O bakit nahumaling at bakit nahuhumaling? No? So kayo magbigay ng opinion. So mga kaibigan, panoorin natin, huwag kayong pupuklat, pakinggan nyo para malaman nyo kung ano yung kanilang mga kuro-kuro at opinion. Narito po. Sabi ni Ma'am Blaise, yes, agree ako sa point ni Sir ano Officer na about sa pagkukunan. May point din naman kasi, it doesn't mean na lalaki kami or babae, wala yan. Ang pagkukunan is both sides. Both sides, true. Yes. Meron yan, dumarating yan. Both sides yan, guys. Totoo po. Meron din talaga nangyayari sa pagkukunan. Pag ang babae talaga o ang lalaki, meron pagkukunan. Sa babae tayo, babae is maghahanap din po yan. And then, kung sinasabi ni Ma'am Blaise, sa lalaki is maghahanap. So, right. So, but Sir Jason, let me ask you this question. Nung niligawan mo ang asawa mo, did you have that real love or it was just a balat kayo lang yan? Na gusto mo lang talaga you get laid on a woman? Para sa akin, masasabi ko na real love kasi to be honest, nagkaroon ako ng mga ibang relationship. Nagkaroon ako ng live-in partner, pero right. It doesn't work. Hindi na gano'n. And then, nung nakilala ko yung wife ko, so, nasabi ko sa sarili ko, so, this is it. Ito na yung babae na gusto ko makasama. Ito na yung babae na gusto ko. So, you mean before your wife, before your wife, marami kang babae na niligawan na nagbalat kayo ka lang? No, hindi. Kasi dumating sa Hinuhuli, ah. Yung relationship ko. Yung relationship ko is talaga, stick to one lang. No, because I want to relate kay Ma'am Edlin case that a man can, you know, pretend that he loves a woman where in fact, hindi naman talaga. So, from your case, you mentioned that marami kang previous relationship. Was the all relationship was out of love? Sagutin ko yung ano, yung sige, sir. Sir. Anuhin ko lang yung about na naging experience kay Ma'am Wood Edlin. So, in a relationship or sa marriage, so hindi mo masasabi na nagbabalat kayo lang niya. So, bakit right. Umabot sa after 10 years of marriage, and then after that, tsaka lang daw niya nahuli o tsaka lang niya nanami right. Yung kanyang husband right. Na nag-cheat sa kanya. So, yung pong relationship sa ating marriage, yan po guys, habang magkasama tayo as a husband and wife. So, continuous pa po yan. Meron pa po talaga mga pagsubok na darating sa atin. Hindi po natin malalaman o masasabi kung kailan darating yung point na yan na, yun nga, naaabot sa breakup or maaabot sa hiwala yan yung relationship natin. So, di ba, bakit pa po umabot ng ganong 10 years kung sasabihin, magbabalat kayo lang? Right. To be honest, sige, sasabihin ko na rin na sa akin din kasi, in my side, umabot din ganyan sa 10 years. So, masasabi ko na our marriage is really not strong enough. Right. So, what makes a relationship strong enough? So, yun nga. So, huwag lang talaga kung sisirain yung tiwala sa isa't isa. O siguro, kailangan, huwag sisirain yung tiwala sa isa't isa. And then, kailangan, bigyan mo sila ng karayahan, and then huwag tayong magdududa or something. I don't know, iba-iba kasi tayong experience, guys. Yung po sa akin, to be honest, yung sinasabi ko na wala talaga akong doubt sa asawa ko, the first beginning na talaga naging ano yung marriage namin, kahit na naging LDR relationship kami, na nagtrabaho siya sa Dubai, and then after that, sumunod ako sa Dubai, and then nag-move siya sa Australia. To be honest, may nakilala siyang kaibigan na lalaki, na i-stay din sa apartment niya. So, yung trust ko talaga sa kanya is binigay ko sa kanya. So, wala rin akong pagdududa sa kanya nung that time. But eventually, so, iba-iba po tayong cases. The trust stopped. Malinis eh. Hindi kailangan malinis. Jason, thank you for sharing that preview. No? Preview pa lang yun because we will have more questions to you, two gentlemen here, kay Officer Velasquez at saka kay kapatid na Jason Ramos. I will give the time also kay kapatid na Kawel Fishing. He's also a male, just like me, a man. Kapatid na Kawel Fishing, when you get contact with your wife now, bago noon, marami kang ibang relationship, di ba? So, the same question kay kapatid na Jason. Yung mga relation na yun ba, was that you executed it out of love or because of out of just the kind of curiosity as a man you want to get laid to a woman?
Good evening po sa lahat. Sa akin naman, for my personal experience and opinion, nung first 5 years namin ni Mrs., maraming away, ganun. Kasi during that time, nag-aaral pa ako. Mm-hmm. So, very difficult. Ka ng schooling o nag-aaral ka, mahalin siya? Sorry, just want to clarify. That was my second course in college. Okay. Dahil, academic schooling, yeah. Then, nag-aaral ako ulit ng engineering. Talagang yung sinasabi na may experiencehan mo minsan yung no satisfaction. Kasi that's very difficult. Pero yung mga bagay na yan, bugong talaga. Ibig sabihin na pinipigilan mo yung sarili mo dahil mayroon kang ano eh, mayroon akong anak during that time. Isa na yung anak ko. That was 2007. I was graduating in college for this first course, 2009, another course, tapos to. Very difficult to mingle kasi under process. So, during that time, galit na galit si Mrs. kasi bakit ako gabi na ako umuwi, ganon. Puro barkada ang inuuna. Not only the third party, kasi ano na yan eh, it involves, lalong-lalo na pag may mga barkada, nakikilala. Pero I am hoping and I am still praying na sana tuloy-tuloy na yung pagiging straightforward sa pamilya. Kasi babae yung anak ko. Tapos, at 2010, umuwi lang ako ng Pilipinas, nasundan na agad. Uh-huh. So, dalawa na yung anak ko, babae. Puro babae. So, yung mga panahon na yon, grabe, ibig sabihin no, na yung galit ni Mrs. until now, nandyan pa rin. Yung trust na wala. So, I am trying na ibalik yon dahil, paano? Kasi minsan sabi ko, yung cellphone, tama yung kanina, yung cellphone, I believe na talaga isa yun sa mga dahilan eh. Yung cellphone na tinatago. Nasubukan ko yun, tinatago ko. Galit na galit si Mrs. Bakit hindi mo ibibigay? Away na kami. Sabi ko, yan na. Tinignan lahat. Tapos, yun. Tapos yung isang SIM. One time I remember when I was nagbakasyon kami sa parents niya. Sa aking manugang. Tinago ko yung SIM. Tapos, sabi niya, may SIM dito. Pero paano yun? Bali, dalawa na yung anak namin. Meaning, yung trust talaga is very difficult to yung ibig sabihin, yung ibalik yung tiwala. So now, inilagay mo na sa alanganin. Inilagay ko yung sa alanganin yung sarili ko. That is a reality. Kasi now, I am very thankful dahil nasa ano na kami ni Wesis. Almost 17 years na kami kasi 17 na yung anak ko. Mm-hmm. So, still, I am trying to continue. Lalong-lalo na is for now. Yung mga anak ko is they have their own goal. They have their own life na kailangan ma-attain nila yung goal nila. They are asking them na ano ba talagang gusto mo? Ganito, ganyan. Right. That matter. Kailangan talaga na when you are a married man, especially kahit ano pang experience mo, basta ang asawa mo is mahal na mahal mo, babalik at babalik ka sa kanya. Right. However, Sir Kawil, ang lalaki lang nakakaalam yan. Normally, mga kababayan, ang lalaki lang nakakaalam kung sino talaga mahal niya. Yeah. That's right. True. He can have relationship to many several women, but the man always know kung sino ang mahal niya, no? That is the truth. No man can deny on that. Maybe he has a 5 relationship with 5 different women on the same time, but there is that one woman that he really loves. So this is the difficulty now. Kasi ang lalaki lang nakakaalam niya, itong babae na ito ang alam ko, ang mahal ko, you know. And at the end of the day, ito yung retreat ko, no. However, sa mga babae,
niligawan niya ng mga maraming, say, 10 lalaki, all of them pretentious. Hindi siya makaselect dyan kung sino. Hindi niya malalaman kasi marami dyan magagaling eh. Magagaling talaga na magtago, no? Magbalat kayo. So, that is the real challenge sa woman, ano? Kasi sa kultura ng Pilipino naman, hindi naman tayo ang babae na niligaw sa lalaki, tama ba? Ngayon nga lang, meron na. But it's not a culture of the Filipino na ang babae ay manligaw. So, Sir Kawin, to confirm my statement, tama ba ako na meron kang niligawan noon na hindi mo man talaga mahal, niligawan mo lang siya, but then, you showed your best. Is that correct? Nung hindi pa kami ni Mrs. I mean, hindi pa kasal. Yeah, previous relationship. Yeah. But yung sinasabi na infatuation, na experience lang. Pero hindi rin nag-work out. Ano yan, yung between na malayo na kasi sa yung nagkahiwalay na kayo sa mga sa pag-aaral ganun. Tapos wala pang ano noon, wala pang cellphone. So it will not work out. Hindi talaga nag-work. Yeah, hindi mo sustain. But the point is that ang lalaki kapag nangligaw ang lalaki mga kababayan, sa mga babae, sa mata ng babae, you cannot decipher kung sino 'yung totoo unless magaling ka talaga, unless nag-training ka ng pagiging psychologist. But being 16, 18 years old, 19 years old, I don't think so na mayroon ka ng capability at the time. Officer Velasquez, would you like to comment on that na ang lalaki, kahit sino pa na babae na gustuhin niya, whether mahal niya talaga or just an infatuation or just a lust, he will wear his best self. As what I observed, no, marami tayong kaibigan na hanggang 4 na asawa. Then later on, bumalik din sa original. Right. Last year meron kaming kasamahan ano no na jail officer no, may senior 'yon, sarhento, mas senior sa akin. Ang tagal nilang nagkahiwalay ng original na may, ano niya na original na asawa no. Sa madaling salita, nakatatlong asawa siya after ano no. Dalawa after the original Sir Touch no, mga sir no. Pagkatapos na makapagrelasyon siya ng hanggang tatlo, would you believe po, unti-unti, kahit may karelasyon siya pangatlo, pinupundaran na niya yung original na asawa niya ng mga ano, ng property, mga gamit. Ewan ko kung ay, siguro, very unique tong situation na to, no? Alam nyo ba na namatay siya this last 2023? Naibili niya ng lupa yung kanyang original wife at saka mga gamit dun sa kanilang bukid, doon sa probinsya nila. Mm-hmm. So, come to think of it, ibig sabihin, may plano siyang balikan yung first wife niya, tama? Yep. So it appears, tama si Sir Tads, kasi alam mo kung sino ang mahal mo, no? Alam mo kung sino sa sarili mo ang tunay mong mahal. So, at the end of the day, babalik ka. It so happened tong kasama ko, kinamatayan na po niya, hindi na siya nakabalik sa original wife niya. Right. Pero the point is, para i-provide mo lahat yung mga bagay sa isang babae, ibig sabihin, siya talaga ang mahal mo, no? Pero ito ang catch, no? Yun yung original wife niya, yun yung unang asawa niya, nakasal siya. So, makikita natin yung sinasabi ni Sir Tals, malaki ang probability. Alam natin mga lalaki kung sino talaga yung mahal natin at sino ang laman ng puso natin. Kahit dumami pa yung relationship natin, babalik at babalik tayo sa pinanggalingan natin. Swerte natin kung tatanggapin pa tayo, di ba? Eh, what if hindi na? No? Yeah. So, it will become your forever agony, di ba? Oo. Kung tatanggapin ka. Pag hindi ka tinanggap, suffering yun for life kasi napakawalan mo yung taong tunay palang mahal mo, di ba? Right. So, I hope may na-share tayong maganda rito sa... Mahirap mawalay sa taong tunay mo talagang mahal, ano? Kasi ayan. It's like you have it already tapos mawawala sa kamay mo, di ba? Pinakawalan mo. Yeah. Madam Yaya Canada, do you have something to say? But before you say that, I would just recognize our another guest, the third bravest man for tonight, Michael Pantua, hailing from Canada. Yes, sir. Calgary, Canada. Sir, magandang umaga dyan sa'yo. Ano? Kumusta ka dyan? Good morning po. Good morning. Yes, sir.
Good morning. So Madam Yaya Canada, you have something to say kanina while may ano po ba yung ano, yung paano malalaman kung yung lalaki seryoso? Is that the question? That is a question for a woman. For us, we don't care whether seryosoin mo kami or not as long as you get what you want. So this is a question now for a woman, you know. It's a challenge for a woman. Sabi ni Ma'am Edlin nga kanina. For me, it wasn't... It wasn't a challenge naman po kasi sa akin. Kasi dito kasi, I don't know if Kuya Michael will agree, it's a norm na pag nag-date yung mga Caucasian sa mga babae, pag hindi seryoso, hindi pinapakilala sa mga parents. Pero yung asawa ko kasi, we dated for like, we met and then after 2 weeks, in-introduce na ako sa parents. So, seryoso siya, hindi siya nagbibiro. Right. Were you have multiple suitors before you make into this relationship with your husband? I actually did. But it's just dating, nothing serious na it involves pakilala sa parents. So when he introduced me to his parents, I was like, he's not joking at all. So he's serious. So, you know, I go for it. Indicator, yung indicator mo nung pinakilala ka na sa family, that was your indicator, okay, this is the guy. Yes, this is a guy who's not playing games. Right. So guys, mga nakikinig dyan, nadagdagan na naman ang kaalaman yun, technique na naman yun, no? Itulos yung babae. Actually, mayroon mga ganun, dinadala pa nga sa bahay, but then eventually, turn out that is the 10th woman na dinala nila sa bahay nila. Kasi sa mga puti daw, hindi ganun eh. Right. It's about... Pag fling-fling lang na hindi sila seryoso, they don't really do that. Okay, let me move further about that question, Madam Yaya Canada. The moment na in-introduce ka sa kanyang family, did you ever check kung anong background ng family? That was the time, right time. Of course, para din po akong right. NBI. Yeah, right. Of course, siyempre kailangan alamin mo lahat ng backgrounds right. Kung may previous relationship daw ba siya, right. Kung may red flag ba before, kung may anak sa labas. Oo, kailangan talagang alamin yun. Right. So it's not just na introduce ka sa family, yun na yun, right? Once you get inside the family, that is a right opportunity na makilala mo pa ang buong family. Yes, kung anong klaseng upbringing po meron siya, kung anong klaseng family meron siya, kung anong klaseng profession meron siya, lahat kailangan talaga yun eh. Kasi hindi lang ibig sabihin, I love you, I will marry you, that's it. It's not gonna work. Right. So that means, madam, nung in-introduce ka, you did your homework. Yes, at saka kailan talaga po, may work siya. Yeah, tama ka dyan, madam, Yaya Canada, no? Tungkol sa pag-getting into marriage. Actually, number two sign yan to choose a man, anong previous na pinag-usapan namin. Una, kilala niya, sarili niya, explain niya, Officer Velasquez last meeting, no? And the pangalawang indicator to choose a man is yung dapat financially stable. Okay. Yes, number one po talaga yan, opo, kasi aminin ba natin o hindi, paano tayo mabubuhay? That's number two. Number one should be, the person should love you first. Yeah. Yeah. Okay. So, madam, maraming salamat po doon. I would recognize also si Natadame. But Natadame, your video is kind of off. You can turn it on so our viewers can see you. Ano muna ako? Mag-ano muna ako ng cam kasi nagpapakain ako ng aking alaga. Pero nakikinig ako sa inyo kanina pa. Right. And medyo mahirap pala mag-ano dito. Mahirap pala mag-tune in dito sa... StreamYard, nahirapan ako. Right. It's easy. Mahirap sa simula. The good thing about this, Madam Natadame, you can live stream this sa iyong Facebook now. If you live stream it, broadcast sa iyong Facebook, this will be a kind of a live included sa iyong account. Not just sa host. No? So everybody can do that. Pasok sa dito sa ating StreamYard. You can choose to broadcast this as your own sa inyong Facebook account and you can have a copy transcript of this video conversation as well. Okay. Salamat po mga kababayan. Sir Michael Pantuha, naiba to yung tanong, medyo you are an hour late but still you are recognized as the third bravest man for tonight. So ang tanong sa nitawa pa.
Yeah. So, tanong Sir Michael, kasi based na sa case ni Madam Edlin kanina, where ang situation is, nalaman niya lang yung situation is already, you know, parang dead na after 10 years. So, we got the conversation na, okay, ang lalaki pala pwede magbalat kayo. So, the question na binato natin kay Kawil Fishing at saka kaya Jason Ramos is that mga previous relationship niya ay naging kwan ba siya? Naging honest ba siya doon? O nagbalat kayo lang doon? So, we also have a concluded na man will just wear their best para lang makuha yung gusto nila. So, Sir Michael Pantua, when you choose a woman na liligawan mo, do you bring your best or is that yun talagang feeling mo na siya talagang gusto mo or is just a kind of, okay, I'm playing around, I'm a single man, I can do it, you know, to any other woman na gusto ko? Well, magandang umaga, hapon, gabi. Magandang hapon. Yeah. Palahat, ano po. Let me answer that question in my own experience. Ano? Right. Thank you. And during my early days, tumpo ako sa, ano, sa Manila po ako nagtitindi. As I, sabi nga, yung probinsyano, I learned how to embrace the culture of Manila. Na po. And 8 taon po ako doon na nag-stay straight, hindi po ako umuwi. Mm-hmm. Dami po ako nakasalamuhang tao, dami po akong na-meet ng mga tao para sabi nga eh, tumibay doon sa Manila. And kasama po noon, dala ng ano, ng, sabi nga eh, yung pagiging tinata natin. Madami rin po akong relationship. Right. Parang hindi naging seryoso. Parang ganun. Sabi nga eh, play dito, play doon. Just dito, right. Just doon. Playboy. Playboy, kumbaga. Collect and select the best. Parang ganun. Hindi naman, I'm not considering it like yung playboy. But I'm selecting the best. Magaganan yung ano sa akin. So, nag-scout ka ng best candidate as a wife material. Talent. Yung sinasabi ni Sir Michael Pantua, as a man, normally, may mga babae na nareklamo na ang habol daw nila yung sex lang, no? Which is, the truth is that if you offer sex, then that's the only thing that man wants from you. But if you offer more, then of course the man will offer more, will want more of you. Ibig sabihin mga kababayan, kapag ikaw ay wife material, there's no foolish woman, foolish man, na bibitawin, kagaya sabi ni Sir Officer Velasquez kanina, pag nahanap mo na yung babae na yun, binitawan mo, tanga ka na, no? No? However, there are some women who offers in a relationship only sex. They have a bad attitude, they have bad character, no, that doesn't complement na maging partner in life. That's why they conclude, okay, mga gusto ng lalaki is only sex because sila mismo they can only offer sex. Am I correct with that, Sir Michael? Parang ganun na nga po. Right, yeah. Pero so, ganito po 'yan, no. Naghahanap tayo ng partner in life, no, as a man, no, that can raise yung ating mga anak. Na pag pinalaki mga anak, that woman will raise our children in a right way. Yeah. And, right. And trust me, yung sa paghahanap ko po nun, and everybody will agree with me, na tayong mga lalaki, ang hinahanap natin ay yung mas katulad po ng nanay natin. Yun yung ideal woman natin. Right. At tayong mga, halimbawa po yung babae, ang hinahanap po naman nila, most likely, cases katulad ng tatay namin, yes. Right. Ng babae. And everybody will agree with me. Most likely, ganyan po yung cases. Ano. And I'm so sorry to sa mga anak na hindi maganda yung treatment ng kanilang naging tatay at saka nanay. But most likely po, kung maganda naman yung experience niya sa inyong nanay at tatay, yan po ang ideal, you know, husband or wife na hinahanap.
That's why, Sir Michael, tama 100%. Yung sinabi mo, ano? Kapag ang mga bata ay hindi magandang pagpapalaki sa kanila, they end up kind of screwed up when they grow up, no? They choose the wrong person sa kanila life, and then eventually they just end up broken. Kawawa yung mga bata na naman, so the cycle repeats. Yes. Right. So, go ahead, Sir Mike. So as I yung kumbaga naghabang ano ka, tumatagal ka, nagmamature ka, ganun. Hinahanap mo yung tamang tao para sa iyo. Right. However, Sir Mike, eventually while in that process, nagkakaroon tayo ng yun, nabubuntis ang babae, and then they go into marriage. However, once this marriage start to be executed or consummated, kasi yung tawag sa marriage, di ba? You consume the marriage na natapos sa legal perspective at saka sa church, ano? And then nagkakaroon na ngayon ng batas, no? Na hindi ka na pwedeng mangaliwa. Dito sa Pilipinas, mayroon ng batas, di ba? So let me go back to that RA 9262, no? Dalawa kasi ang mga ngaliwa dyan. Yung pwede yung lalaki, pwede yung babae. So yung lalaki daw, pag mangaliwa, ang tawag doon concubinates. And then pwede siya filean ng kanyang asawa ng kaso na yan. At patunayan, siya ay makukulong ng 6 years at saka magkakaroon siya ng fine ng up to 20,000. However, kapag ikaw ay public officer naman, mas matindi kasi abot ka ng 10 taon pagkakakulong at saka mas malaki ang yung penalty. Kapag ang babae naman, nagkaroon ng sa sexual relationship, sexual infidelity doon sa kanyang kanyang husband, then that is called the adultery. And then mayroon din karampatang batas dyan, mga by 9262. However, gusto ko lang, kaya ko ibinalik ito, mga kababayan, dahil knowing na mayroon tayong batas ng ito, it's very, very seldom, very rare case na nagkakaroon ng kaso sa korte na karoon ng concubinage or adultery. So tanongin ko si Madam Edlyn. Madam Edlyn, when you discovered that your husband is cheating on you, was cheating on you, did you file a case against him? Kasi ano ba to? Wala akong mic. May mic po ba ako? Narin po kita, opo. Meron po. Ah, okay. Ayan. Hindi po kasi kami kasal. Nagsama kaming dalawa, hindi kami nagpakasal. Kaya iba po yung case noon, hindi wala akong karapatang idemanda siya. Kasi yun ang nasa batas natin, di ba? Kailangan meron kayong marriage contract or marriage certificate. So, wala akong magagawa tungkol doon. So, ang ano lang po doon kasi, that time sana magpapakasal na kami, no? Pero nagawa niya pa yun. At ang gusto ko lang magkomento doon sa sinabi ni Sir Jason kanina, no? Kasi wala akong pagkakataong masagot siya kanina. Gusto kong magkomento doon. Ito kasing mga lalaki, gagawa-gawa ng mga kasalanan ganyan, tapos babalik sa'yo na ikaw ang itinuturing na magpapaliwanag, mahal, ikaw lang ang mahal ko. Ikaw lang ang mahal ko. Paano naman po kami maniniwala na kami lang ang mahal ninyo kung meron kayong ibang kinekerengkeng? Ang hirap po nun. Pwede siguro kung hindi namin kayo nahuli, wala kaming ebidensya. Maniniwala kami sa inyo, magpapatuloy na nandoon yung tiwala namin sa inyo. Pero once na kayo'y nagluko at babalik kayo sa amin, sasabihin ninyo, ikaw ang mahal ko. Kahit patayuan mo ako ng mansyon, hindi ako maniniwala sa'yo. Kasi ang mga babae po, ang gusto nila pwede sila lang. Pwede magbagdag kay Ma'am Edlyn? Ay, sorry. Sige, Madam Glyza. Go ahead. May itatanong ako kay Sir Jail Officer. May kinuwento siya, di ba, na namatay last year. Paano po siya namatay? Is it because of sakit or aksidente or ano po? Actually, namatay po ito. Ano to? Nagkaroon po siya ng heart attack. Okay. So, most likely, alam na niyang may sakit siya. No, hindi mo siguro pwedeng ma-conclude na alam niya kung sino ang mahal niya. O baka, meron siyang sakit na dinadamdam, alam na niyang may sakit siya, tapos nag-going back to the main base. De, no, you think po, yung mga binili niya for babawi siya? Excuse me, I will correct you, ma'am. No? Kasi ma'am, kaya alam ko yung kwento niya, from Quezon City to Manila City, Jane, nagkasama kami, ma'am. And this guy is confiding, nagkikwento siya sa akin. Oo, nagkikwento siya sa akin, nagsishare siya, no?
So kaya ko na confirm na he's tama si Sir Tads na mahal niya yung kanyang original na asawa, kasi nag-provide na siya ng mga bagay na hindi niya ibinigay nung araw. Did you get me? Nakukuha niyo po yung point. Kasi napabayaan po niya yung unang wife niya, napabayaan po niya talaga. Nagkaroon siya ng another relationship, second and third relationship. Then all of a sudden, siguro na-realize na niya na bakit ko ginawa sa original na asawa ko to. Kasi would you believe, mama, siguro hindi ka makakadalawa at pangatlong asawa kung wala kang hinahanap, tama? Right. At hindi niya po nakita yun doon sa pangalawa at pangatlo. Ando doon pala sa original niya. Kaya he's trying to regain what is lost. Ah? Eh, what? Mm-hmm. Yun ang paningin ko. Kaya na kanina nag-agree ako kay Sir Tads eh. Kasi na-witness ko po mismo eh, sinasabi ni Sir Tads na alam mo kung sino ang mahal mo. Diba? Siguro, nung diba? Nag-asawa itong sarhento na ito, tama si Sir Tads eh. I call it adventurism, no? Trial and error, nag-explore, no? So, nung nakilala rin niya yung wife niya, siguro hindi pa siya siguradong yun talaga yung mahal niya. So, nung nag-asawa siya, naghanap pa rin siya ng naghanap. Until such time, ang tunay pa lang mahal niya yung original niya, yung number one niya. So, yun nga, tayo lang ang nakakaalam. Tama yun, tama. But it's too late, no? Namatay ng... At the end of the day, yung lalaki, alam niya kung sinong mahal niya sa kanya, right. Mga multiple relationship na pinasok. Excuse me, sir. Sa tingin mo, mahal or is it just guilt? Kaya siya bumalik doon. Ang lalaki, that's pag guilty yan, hindi yan babalik dahil guilty siya eh. O, lalaki rin ako eh. O, kasi kami, totoo lang, aminin ko sa inyo, kapag hindi namin ang mahalang babae, kahit masaktan yan, we don't care. Right? We don't care. Totoo po yan, we don't care. Opo. Ang lalaki po minsan pumapasok yan sa relationship na hindi seryoso eh. Kaya nga kawawa po ang mga babae, kasi usually, ang mga babae, pag pumasok sa relationship, ang akala ng babae, siya na ito, mahal ko siya, ito na to. Si lalaki naman, after lang to something. Madalas. Right. O, lalo kung ang lalaki bata pa, immature pa. Ang lalaking immature, ano yun? Nag-explore yun sa ano eh, sa isa kanyang environment. Hindi niya pa rin alam ang gusto niya. Mostly, right. Hindi niya pa rin alam ang gusto niya. Okay. Salamat, Sir Velasquez. May naiba to si Ma'am Idlin kaya Sir Jason. Sir Jason, would you like to respond on that question? Madam Idlin, would you like to repeat the question? Pagkakaroon na natin yung sinasabi ni Ma'am Idlin kasi... Sige, sir. Go ahead. Napigil si Ma'am Idlin and na-interrupt dahil sa ano kayo mag-glasa. Pwede natin ipagpatuloy yung sinasabi ni Ma'am Idlin. Right, right. Okay. Ayun. Kasi nga, di ba, nabanggit ni Sir Jason na kahit na nagkaroon tayo ng mga relationship sa iba, pero... ayon din kay Sir Tads na isa alam nila kung sino ang mahal nila. Ayun nga po ito, sana maging aral ito sa inyong lahat, no? Sa mga kalalakihan na nandito at nanonood at yung mga makapapanood pa, na kung natagpuan nyo na pala ang inyong mahal, ay iwasan po ninyong gumawa ng makasasakit sa kanilang damdamin. Kasi yung pong nangyari sa akin, bumabalik tapos sasabihin na patawarin kasi hindi niya sinasadya, dala lang ng alam niyo yon yung nararamdaman niyo, pero ang babae po kasi ang gusto namin ay ang attention ay nasa amin lang, at once po kami ay nasaktan ay hindi po yan napaghihilom ng kahit anong mga material na bagay na iaalay ninyo. At kahit ilang beses pa kayong magbait-baitan diyan, ayan po ay hindi na nawawala sa aming mga puso. Kaya talaga pong mahirap ibalik ang tiwala ni babae kapag inyong nasira. Kaya kung natagpuan na ninyo ang inyong mga mahal na babae, abay, wala kayong maglaro pa. O kaya naman, kung kayo maglalaro ay magtago talaga kayo ng mainam na hindi niya na malaman. Kasi pag nalaman po ay tapos ka. Sir Jason, before you respond, mayroong gusto kong pang idagdag yata. Yun nga, sabi ko, you're the bravest man. Magusto kong idagdag, sana. Magusto kong idagdag doon. Yaya Canada, sa kay message ni Madam Idlin, sa kay Sir Jason. Madam Yaya, bago magsagot si kaibigang Jason, would you like to say what you want to say now? Wala, natatawa lang. I thought you raised your hand.
So, Sir Jesse, would you like to respond on that? Nung sabi ni Madama Woody Lynn na kapag nakakita na kayo ng mahal nyo sa buhay, huwag na kayong kumiringking. No? Is that a fair statement for us men? Yes, mag-aagree ako sa sinasabi niya, pero yung sa sinasabi niya na attention, no? Ako talaga, kumbaga, both side ako palagi, sasabihin ko both side, not only men or women. Both side po tayo, nangangailangan po tayo talaga ng attention sa isa't isa, not only just a woman. So, ang lalaki rin po kasi naghahanap din po talaga ng attention yan. Once na po ang babae at hindi po naibigay po ang attention, kasi officer kanina na gano'n yan, pinanggit siya sa akin na, I think, nakalimutan ko na sa dami na ng topic. Once na po ang babae rin po na hindi po, meron din po talaga pumapasok sa ano natin, na may pagkukulang din po ang mga lalaki. I believe na sinisisi ko ang point dito na ang babae talaga may kasalanan. Sa kanina, sinasabi ko both side palagi, it's either man or woman. So ang lalaki minsan naghahanap din ng attention. Merong reason talaga po bakit ang lalaki is naghahanap ng another. I didn't mean na ito para lang paglaro or something. Dahil po pumapasok dito yung attention na sinasabi ni Ma'am Woodling. Alright. Thank you, Sir Jason. Hindi lang nakakontento talaga ang mga lalaki. Ayan. May dagdag na. Apat na sila ngayon, Sir Jason. Hindi lang nakakontento yung mga lalaki. Hello. Hello. Okay. And then thank you kasi kanina pa din ako nakikinig. May ano ko, may gusto kong idagdag doon sa sinasabi kanina kasi si Ma'am Edlyn is nagluko yung kanyang partner is hindi sila kasal. So right. Kami naman nung time na yun is ako kasal ako, nagluko yung aking asawa nung habang nasa Saudi ako. So nung time na yun, sabi niya sa akin is nalungkot lang siya dahil dito na naman tayo. It's okay. Pero it's naging... It's okay. Ano ba ito? Nakakasama ulit dito. Mukha nagkamali ako. Nagkamali ako. Kaming live test. Time sham lang naman nakakarinig nito. You can do it. Mas maganda yan, mailabas mo na para mag-anon. Hindi, totally, okay naman ako. Okay naman ako, and naging okay naman kami. Tapos itong time na hindi ako umuwi ng Pinas. Halos 5 years na hindi ako umuwi ng Pinas. Kasi galing ako ng Qatar, tapos punta ako ng AE. Tapos ngayon, na-realize ko kasi binigyan ko siya ng chance. Nung nasa Saudi ako, 3 times siya maloko. So, binigyan ko siya ng chance. Kamali talaga ako No, it's okay. Madami. You gain your strength before you gain your composure when I say this. Sir Kawil, salamat sa iyong continuous na support sharing this live sa ating mga kababayan. Kasi mga kababayan, ang purpose rin to is to give some guidance sa ating mga kababayan who was kind of lost or in a situation who is currently na nasa difficulty. Mind you, mga kababayan, these guys na nandito sa on stage ngayon, they are very strong person. They will not be here. They are not strong. So they are kind of very eager to share this so that all of us may learn from this and move forward, avoiding such kind of disaster eventually sa buhay natin. Lalo na sa mga bata pa lang kung nagsisimula. Sir Kawil, salamat sa iyong patuloy na pagsishare. So, Madam Natada, you have gained your composure. Would you like to continue about what you're saying? Ayun, naging okay nga, tapos naging okay kami. Tapos nung hindi na ako umuwi, parang na-realize ko na, para bumalik ako, para sinabi ko naman din sa kanya noon na okay, mag-i-stay ako sa pamilya natin kasi gusto ko, ayokong matira yung pamilya at yung mga bata. Right. May dalawa akong anak, babae at lalaki. Yung nung time na yun is yung lalaki pa lang, panganay ko, so 14 years old na sa ngayon. Yung bunso ko is 8 years old. Ngayon, na-realize ko na, sabi ko ba, malaki naman na yung aking mga anak ko. Sinabi ko sa kanya noon sana, mag-stay ako para sa mga bata. So ngayon, parang na-realize ko na, bakit ako nag-stay? Na hindi na ako masaya. Na hindi ko na siya nakikita na. So yung makakasama ko sa pagtanda ko. Sabi ko, na-realize ko na, tama ka ba? Tama ka ba na yung, hanggang ngayon, nandito pa rin ako.
So you still love the guy? Hindi na. Hindi ko na siya na, hindi ko na siya na, ano, hindi ko na, wala, wala na totaling na, ano. Kailan nag-stop ang love mo sa kanya, madam? 2013 kasi siya nagloko. Pero saktong beses siya nagloko, nung mga time na yun. You mean, nahuli mo siya nagloko? No, hindi ko siya nahuli nagloko. Kasi nasa Saudi ako nung time na yun. Pero yung mga friends ko, nagsasabi sa akin na ganito, nagloloko siya. So, hindi ako naniniwala dahil kasi bago naging kami, naging kaibigan, hindi mo na siya, hindi lang siya basta kaibigan ko eh. Naging kaibigan ko siya, naging... So, lahat, yung itutlo, yung buhay ko sa kanya. So, ngayon, hindi ako naniniwala kasi sabi ko, baka mamaya sinisiraan niyo lang siya kasi sabi ko, hindi na gagawin niyo. Yung, alam mo yun yung... When a woman is in love, yeah, when a woman is in love, yeah, sometimes, bingi siya. Right. Oh, hindi ako na. Tapos yung time na yun, nung last na ano, nung pauwi ako, 2016, December, ano, surpresahin ko siya ng umuwi. Ano nangyari ngayon? Pasko, kausap ko sila, hindi ko alam yung babae niya pala nasa bahay. Kasama niya, nag-quarto namin. So ikaw yung na-surprise? Hindi ko siya totally nakita. Pero yung anak namin, nakilala siya. And sinabi niya dun sa girl na patay na ako, wala na ako, na gano'n. What? Mm-hmm. Tapos you chose to stay? Siyempre, kasi siyempre yung anak ko yung nakaluhod sa akin. Yes, different if you have a child. Yeah. Pag may nanay ka, pag nanay ka, ipipiliin mo kung anong makakabot sa anak mo. Totoo yun. That's the problem dito sa Pilipinas. Kaya may violence against women and children tayong batas, yung 1962. Yeah. Oo, kasi naaabuso itong mga babae kasi they're dependent sa husband and they're keeping out, they want to keep the family, no? Yeah. Out of misery, no? Oo, yan yung nakakalungkot na totoong kwento yan. Pero never siya, never niya akong pinagsalitaan ng masakit, never niya akong... Sa 11 years kami na marriage hanggang ngayon, ano, never niya ako napagbuhatan ng kahit na ano, na amay or ano, wala. And, Madam, natada, kaibigan mo siguro si Abu Dhabi. Sabi niya, dito may comment siya para sa'yo, nag-hi siya sa'yo. Sabi niya, minsan kasi ibang pinapakita sa una, no? And then, sa huli naman, iba naman ang pinapakita na, no? Ay, ito yung nangyari yata kay Madam Idilin. There's always two sides of a story daw, sabi ni Abu Dhabi, no? Ipag-pray na lang natin ang isa't isa that we be better each day and become able to understand and look for silver lining. Salamat Abu Dhabi. Kaibigan mo yata si Ma'am Natada May. So, Madam Natada May, may question si Kwan, si Madam Glyza. With that, at saka si Madam Yaya, with that situation na nakita mo, umuwi ka, imbis na surprise mo sila, you are shocked knowing that you're in that use. No. Nung time na yun, pagbaba ko ng kaya, nakaluhod na siya. And, sa ngayon, nakikita ko kasi, pagdating sa mga bata, totally nakapokus talaga siya. Lahat i-stop niya pagdating sa mga bata. Kaso ang problema ko ngayon, wala na akong nararamdaman sa kanya kahit na bilang kaibigan, kahit na bilang, totally wala na. Yeah, before you join kanina, ang usapan namin kanina, first, you love the person, you develop that love, and then, pag nagsama kayo, the trust is being built up. And then, eventually, that trust na tinayo nyo, nag-collapse. And then, after that, nawawala na rin yung love. Yun di ba nangyari sa'yo, madam? First, yung tiwala mo sa kanya? Halos sabay sila nawala. Kasi nung time na yun, yun talaga totally, halos durog na durog ako. Hindi ko nga alam kung, yung time na yun na siguro, hanggang may time na, nito ilang years na yun, 2013, halos 10 years ago. May time na, tumapasok pa siya sa panaginip ko na, dinala niya sa bahay kung saan kami natutulog. O was it that parang inip lang yan eh. It's not really that actual nangyari. You maybe you thought that kind of a product ng thought. So madam, nung nagkita mo siya na
na nangaliwa siya sa iyo. Alam mo na ba yung batas dati about 9262 about Fauci? Were you aware about that? Alam ko na yun. But what so, makes you hold so, na hindi mo i-file ang case sa kanya? Kasi pwede siya makulong. Malaki sana yung ano ko kasi iniisip ko yung anak ko. But being him out of prison, did it help? Iniisip ko kasi yung anak ko na ayaw niya ang iniiyak niya sa akin na sabi niya kapay. Ayaw niya masira yung pamilya namin. Ayaw niya magkawatak-watak kami. Right. Ang nangyari, madam, curious kami. Did you forgive the man? Hindi pa rin hanggang ano. So meaning, hindi, naghiwalay na kayo? Legally separated na kayo? Hindi pa rin. And hanggang ngayon, lagi niyang sinasabi na, willing to wait. Kaya sabi ko, ano pang antayin mo sa akin? Ano pang antayin mo sa akin? Ano pang antayin mo? Ano pang pag gusto mo? Did you ask him kung ano, bakit siya willing to wait? What's his reason behind? Ang sabi niya sa akin, ako daw mahal daw niya. Oo, mahal. Sabi ko, mahal? Hindi na ako naniniwala. Alam niyo na, ano. Right. You don't trust the guy, that's why you don't love him? Wala nang pagmamahal. Hindi ko na siya mahal, wala na rin akong tiwala. Wala na lang. Okay. Kaya ako na, lagi kong sinasabi na, nag-stay ako para sa mga bata. Nag-stay ako kasi, ayoko na, gusto kong antayin na dumating yung time na may isindihan na nila yung sitwasyon. Kasi yung panganay ko is nakita niya eh. Nakita niya at nakasama ng panganay ko, nag-stay sila ng 1 month kasama yung babae, yung panganay ko. So, yung panganay ko na isindihan niya. Pero yung bunsong babae, hindi niya pa alam. Yeah. So, Sir Velasquez, I would like to point the question to Sir Velasquez. Sir, do you think si Ma'am Natada at the time is eligible to file case against the husband? Actually, meron tayo talagang ano eh. Yung kanya may laban, Tads, no? Meron, Bro Henry. Actually, may merit ang kaso niyan kasi... kasi alam mo, ang violence against women, may tinatawag tayong emotional abuse, no? Hindi lang naman physical eh. Oo. Mm-hmm. Oo. Yung emotional abuse niyan, mabigat nga yung emotional abuse, Henry. But ito nga lang, ito ang catch, Henry, ha? Ito sasabihin ko sa iyo, totoo, ha? Actually, may special court pa para dyan sa ganyan, ha? Yung mga family court, kung tawagin. Oo. Kung may drug court dito sa Pilipinas, may family court din. But mm-hmm. the problem, Brother Henry, mostly, hindi naman nagpa-file talaga ang mga babae. For the reason is, meron tayong ano eh, ang Pilipino, maano tayo eh, malaki yung ating ano, yung ating puso pagdating sa pagpapatawad. Or, kung hindi magpapatawad, ayaw nilang maapektuhan ng mga anak. Ayan yung pinag-usapan nga namin ni Mrs. Katabi ko si Mrs. ngayon. Totoo yun. Ako sa experience ko kasi, alam nyo mga kasama, ang isang trabaho ng jail officer, nag-e-escort kami ng mga inmate or person deprived of liberty. For the information everybody, yung inmate po ang tawag natin PDL na po, person deprived of liberty na po. Mostly po yung mga nakikita kong cases sa court, ganyan po ang nangyayari. Minsan po nagkakaareglo na rin sa court. Nag-iiyakan pa yan sa court, tapos ayun, nagpapatawad na. Hindi na umaandar po ang kaso. Right. Opo, yun po ang nangyayari madalas. Loss of interest, no? The loss of interest ng party na nakuha, na offend. Henry, ito mga kasama, hindi po kasi ganun kadali ang kasuhan sa Pilipinas. Napakahaba right. po ng proseso. Right. Minsan po, mag-hearing kayo, mare-reset po. Wala si judge, wala si piskal, wala si lawyer. Tapos may holiday po, matatapat ng holiday. Hanggang sa mahilumilom na po yung sugat sa puso hanggang sa magpatawad na. Right. Yun po ang nangyayari. O yung ba naman po, ayaw nang umatin ng hearing kasi tinamad na sa sobrang haba po ng ating proseso sa korte. Right. So maraming right. reason. Pero isang nakikita kong reason madalas, umiiwas po yung magulang doon sa epekto sa anak. Kaya po nagkakapatawaran po. Nagkakapatawaran right. na lang.
Opo. Right. Sabi nga dito ng isang ating viewer, kay Like, sabi niya, kapag emotionally durog ka na daw, mapapasuko ka talaga. I'm not sure about kanyang ibig sabihin ng papasuko, meaning siguro but Henry, no? Yung relationship. Kasi ipinasok mo na rin lang naman itong topic ng Bausi. Alam mo nung una, nung criminology student ako, ano eh, nung naging batas po yan, nag-aaral pa ako ng criminology, no? Sa point of view namin nung araw, ang sabi namin, ako, aabusuhin ng mga babae yan. Kasi po yung rape case nga po, inaabuso yung ano eh, yung kasong rape, inaabuso po ng mga babae. Yeah, hindi mo kailangan ng kwan, no? Witness sa rape eh. Opo, pero alam niyo po, nung nasa service na ako, nakita ko malaking bagay po yung batas na Republic Act 9260, right. Yung Violence Against Women and Children. Right. Kasi at least, ano po, magiging buffer po yan eh, that will warn every man not to abuse their children and their wife. Ano po? O kasi, may at least may kinatatakutan na yung mga lalaki, ano? May kinatatakutan na sila. Pero maputol kita dyan na Sir Velasquez. Alam, ako, sa tingin ko ha, kahit wala yung batas na yan, kung mahal ko yung babae, hindi ko pwede gawin yon sa kanya. Eh. Mahal ko siya eh. So, hindi ko kailangan ikaw batas. Ikaw si Henry Tadena, bro. Ikaw si Henry Tadena. So, let me tell you this, mga kasama, no, mga kasama natin ngayong gabi, no. Ang lalaki, ano, ang usually ang mga lalaking abusado, iinom na yan, pipilitin pang ikama ang kanilang asawa. So, what kind of abuse na yung ginagawa? Lasing, no? Lasing, pero, you know. Lasing ka na, pag uwi mo, ang baho-baho mo, amoy alak ka, amoy sigarilyo ka, pipilitin mo ang asawa mo sumiping sa'yo. Napagod na nag-alaga ng anak mo at nag-asikaso ng bahay sa maghapon, di ba? Right. So, what is isa ng justice, di ba? So, right. Maganda po itong batas na ito at maganda lang din sana at kung ang mga complainant din talaga, talagang ano, they're willing na ituloy ang hulihin mo talaga, Brad Enrico, hulihin mo talaga, ano? salamat, Brad, sa emphasize ng batas, ano? Yeah. So, mabalik tayo kay Juan sa ating kapatid na Idol Ramos, ano? Sir, mayroon kang gusto i-comment sa case ni Madam Natada May? Yung nagpapatawad, nag-aantay hanggang ngayon sa kayo ni Madam Natada May? Iba-iba naman kasing cases talaga sa babae, right. Sa lalaki. And then sa akin, ibang case din naman. Yes, kanina na-mention ni Sir Tads na single ako. Yes, I'm single but separated namin sa aking asawa. So right. It's because of, kasi yung mga ganyan na separated na sa marriage, iba-iba po tayong kaso. So kanina po, right. Talaga, I'm not depending on myself. Hindi ko inaano na ganyan na babae may kasalanan o wala akong sinisisi. Gusto ko dito is maging fair talaga sa both sides. Pero ako, I admit sa sarili ko na ako ang dahilan, ako ang reason why naging nasira yung aming marriage. Dahil, ayan, ito nga yung sinasabi ko na, thank you. Yung sa topic na to, why do men fall in love with another woman? So, iyan po, dumating po talaga tayo sa point na na-inlove po talaga tayo sa another woman. So, it's not because na meron third party. So, the reason, the talagang totoong dahilan po niyan is yung pong sinasabi ko kay Ma'am Woodlin, yung attention. Yung lalaki po kasi, kung talaga po, sige, direct to the point na ako. Kung lalaki talaga is babaero, maghahanap. Pero po yung sa akin, yung last time, ang naging ano po kasi is attention. Bakit po? Ang hirap po talaga na sa BNOW, na malayo ka sa asawa mo, and then malayo ka sa, di ba, magkalayo kayo ng lugar. Dumating talaga po kami sa point na talagang siya na sa Dubai, and then ako nasa Pilipinas, and then sinundan ko siya sa Dubai, and then after that, may plano pala siya na mag-move sa Australia, pero bago yung magplano siya sa Australia, nagplano na kami na we will stay sa Dubai, na magsasama kami, and then may future kami. So, hindi ko rin alam na may plano pala siya na mag-move sa Australia. So, ang naging relationship namin is, malayo siya, susundan ko siya, aalis na naman siya, susundan ko na naman siya. So, hindi nag-stick na. So, and then after that, nung wala na siya sa Australia, and then balik na kami sa Pilipinas. Right. So, yun. Sir Jason, second hour ng ating show.
Right. We will go to the topic now, the finale ng ating conversation because we are now in the second hour. Before we proceed that, I would like to recognize everybody na nandito in my screen now. We got 23 viewers. Kapatid na Kawil, salamat sa iyong patuloy na pag-i-invite. Na-open na ito ni Sir Jason ngayon, ano, yung ating main topic talaga ngayon, which is I will show in the screen, no. Why married man love another woman? You can see in the screen. And then this is not just some kind of a made up statement. This is coming from this website here. You can click this. I send you the file. You know, it's a study. There are 4 points here. No, sinasabi niya, it is possible for a man to love one person. So, ang lalaki, mga kababayan, sabi sa kanyang study, it is possible to love two women. No? Because man is a yun nga sabi nga man is a polygamy, no? Yeah, is a common thing. And then also a married man sometimes he's just acting on his emotion, ano, hindi talaga love yun, infatuation lang. And also yung sinasabi ni Sir Jason, ano, kapag ang marriage is becoming toxic, no, he doesn't want but he doesn't want to file divorce or separation, kaya siya nangangaliwa, ano. Pero mga kababayan, meron din siyang notice dito, ano. Mag-ingat tayo sa mga married man, new date ng married man. Kung kaya niyang iwan ang asawa niya, how much more ikaw, no? Nakakakilala niya pa lang, ano. Sabi niya dito, when a married man loves another woman, he gives less attention sa kanyang asawa, no? But to the other woman, and he acts like a schoolboy, no? Para na siyang bagets, nagiging bagets siya. So yun yung mga kwan kababayan ng kanyang conclusion na why a man love another woman. So sabi niya, by nature man is a polygamous, and then another reason is just infatuation or just a lust, yung gusto mo lang sumiping. And then the third is that you want an exit, no, you want to get out from that marriage, no. So Sir Jason, tanong kita, why were you fall in love with another woman while inside your marriage? Yes, first thing is yung communication namin ng aking wife is nawala. Umabot sa 2 to 3 months, 4 months, walang communication. So because of your lost contact with your wife in terms of communication, sorry, you cheated? Mm-hmm. No, I did not cheat, but I'm trying to, nagtatanong pa ako sa mga parents niya, sa kapatid mm-hmm. niya, chinachat ko pa yung cousin niya, sabi ko, pakisabi naman sa asawa ko na mag-usap kami. And then, she knows ang aking day off is during Saturday and Sunday. So, I had free time para makausap mm-hmm. ng mga bata. So, it never happened. And then, I'm trying to call her. Puso naman ng ano, pwede ka naman tumawag international. And then, I cannot reach her phone number. So, you're justifying that action because wala ka communication kay wife. Hindi ako talaga sa kanya. Okay, you're trying to justify that mm-hmm. action dahil nawala yes. ka ng contact sa wife mo. First thing is, nung time siya nasa sa abroad, every week yan, hindi ako nawawala ng communication sa kanya. Right. Hindi ako nawawala ng time para, kasi that time is ako ang nag-aalaga sa bata. Dumating sa point na almost 4 years na ako nag-aalaga ng baby namin. Na hindi pa uso ang internet sa bahay, PLDT or broadband. But caring for your children has nothing to do with your love to your wife, right? Let me ask this. When you were fall in love with a woman, another woman, are you still in love with your wife? Nawala. Kasi totoo naman talaga, pagka yung love is nawala na something. Parang nalibang ka na eh. Nakalimot ka na or something, lalo na kung wala na din talaga kayong communication. And then ang sagot lang niya talaga is naging busy lang siya. All right. So, you both become busy and so you went to another woman. It makes you busy as well. Kasi meron ka lang asawa, meron ka pang actually, girlfriend. Nakilala ko kasi siya. Nakilala ko siya dito. Right. How did you, before you went into that relationship as a man,
How did you try to fix that problem before Kanaga involves another woman? What were the actions na ginawa mo para to the point na inamin ko sa asawa ko. Inamin ko sa asawa. But it's not fixing. It's confession. Sa kanya. It's confession. It's not fixing. What my question is? No, it's not my question fixing. Is, I did not right, fix. Right. Inamin ko sa kanya. Right. It's not right. Fixing. So yung nakita mo na nawawalan ka na ng pamamahal sa asawa mo, but you love your family. Was there a point na okay, hey, I will do this. Alis ka dyan sa Australia, punta ka dito sa lugar ko, or ako dito, punta ako dyan sa Australia, let's stay together. Did you make that kind of decision or have that discussion before you went to another relationship? Hindi pa umabot sa point na ganun eh. Kasi right. Mas pinili ko itong ano, yung bago ko nakilan. Meron na rin kasi something. Before pa ako umabot, meron na rin something. So hindi ko na siguro, pero i-elaborate pa dito. Kung ano right, pa rin right. Dating previous namin. Pero sa aming marriage, gaya ng nakwento ni Kawai Fishy, na sila nag-aaway or something sa mga relationship. Right. Sa amin, it never happened na nagkakaroon kami ng tampuhan or away. Wala. Wala talaga, as in wala. Pero dumating lang din sa point na ganun, yung relationship natin. Do you believe na ang relationship... almost 9 to 10 years. Right. But do you believe a real relationship, even magkakaibigan, nag-aaway? And pag hindi kayo nag-aaway, is a fake relationship? Oh, yes. Right. So it's a normal for a family to fight, no, but it's not normal? Not sa relationship na talaga nag-aaway. Right. Because there are two backgrounds, okay, no? Two backgrounds, two different people, different principles. The reason na nag-aaway kayo is because you try to fix it. If you don't want to fix it, you just keep your mouth shut and you walk away. Mm-hmm. Tama ba ako? Sir Michael Pantuha, can you comment on that? If you are into a relationship, a turbulent relationship, then you fight. It's because the fight is because you want to correct the situation, not because you want to hurt someone or your partner. The reason you fight is because you want to correct the situation. Sir Michael Pantuha, would you like to comment on that? I do agree with that, and before that, I think it starts with the conflict. Mm-hmm. The conflict of the relationship. And for me, resolving a conflict, there are always three sides of the coin. Three your sides. Side, your side, my side, and the right side. Dapat din tayo sa right side. Kasi kung isa lang yung narinig, mo, yung side lang, ano, niya. Ako lang, ako na lang, ganun lagi. Tapos yung isa naman, ako na naman sinisisi mo. Right. Bakit hindi mo muna ako pakinggan? Right. Ganun. Tapos, doon magsisimula yung conflict. Tapos, pag yung wala na yung communication, kasi parang ano lang yan eh, parang apoy lang, di ba? Musok, hindi mo na apula, lalaki. Magkakaroon ng call to war. Mm-hmm. Ikaw na lalaki, hindi ka uuwi. Isang araw, dalawang gabi. Doon na mag-uumpisa yan. Right. Ikaw naman si babae, dahil pataasan kayo ng ere, hindi mo papansinin, hindi mo unahin na batiin si ganito. I think yung level ng maturity nandun. I'm not saying na kung bakit nagkakahiwalay o nagkakaroon ng ganitong sitwasyon is immature yung mga tao. No, I think yung relationship itself mismo right. ng relasyon ay hindi pa hinug ng time na yun. Right. I would say, yun yung parang nagiging reason for me, and that's my sense of point for that. Okay? Yung level ng time na yun na nangyayari yun, yung level ng maturity ng relasyon. Hindi yung sa mismong tao na immature sila o hindi. Kasi my God, bakit mo ginagawa yan? Kasi mature ka nga, matanda ka na, alam mo na kung paano ka lulusot o hindi. Ayun, kami mga lalaki, ano po? Ito, let me tell you. And ano po yan ha? Para sa kaalaman ng iba, men in uniform din po ako.
Okay. 13 years in the service, I was assigned in different places. Uh-huh. Diyan po sana sa Pilipinas, you know. I was there in Mindanao. Pagdandun po sa Mindanao, pag ako po ay suot ko po yung uniform ko at naka-beret ako. Believe me, madami po talaga. Madami talaga. Matrak. Na nandyan po. Na, daw dito na nakapapansin. Matrak. Okay? The problem is, ang lalaki. Ang lalaki, ano po. So, tulad ko, huwag naman magagalit yung mga men in uniform. Tabing galang ako sa Raidon. Okay? Problema kasi, hindi kasi dinideclare ng iba. Mm-hmm. Sabihin nila, ah, wala akong asawa. Ganun eh, bulusot, bulusot. Mm-hmm. So doon nag-uumpisa yung sa kasinungalingan. Right. Doon po nag-uumpisa kung bakit. Ganun. May intention ka na kagad eh. Okay? Pangalawa, kapag pag nandiyan ka sa, ano, sa relationship, yung iba naman, sa vice versa po, no? Pag may intention ka, pag may intention ka talaga, ganun talaga mangyayari. Magsisimula doon talaga eh. Sa isang ano eh, sabi nga, sa isang maling step mo, sa isang maling action mo, doon mag-uumpisa. You'll never know. Kasi madali lang naman ano eh. Sabi nga nung iba eh, nung nakausap ko dati. Kayo kasi, madali nyo magpa-inlab ng mga babae. Totoo po yun. And I mean it. Totoo po yun. Right. So, Sir Mike, you mentioned about three sides, no? Your side, her side, and the right side. And punta tayo sa right side. How do you as a man decipher what is the right side? Saan mo kukunin at paano magiging reference yun para sa ating mga mahal na kababayan makarinig both for man and the woman? I think right side for me is yung ano, kung saan magbe-benefit yung decision mo kung para mag-benefit kung ano yung tama. I mean, kung it requires yung total na hiwalayan para sa benefits nyo, para sa mga anak mo, then so be it. Mm-hmm. You know so what I mean? Separation or divorce is the right side? I believe so. Bakit? Why you right prolong side? Your agony? Why that's you should right prolong your who? Agony? For who? For the children? For you? For both of them. For both about of the children? Of course, kasama po yun. Kapag ang bata lumaki na walang mother or father, kaya na ba has a high chance according to study of being not doing well in school and sometimes growing up screw up? Again, malaking factor na hirap sagutin ng self-conscious. Right. Sa kultura po natin, napakalaking factor ng kultura natin na talagang, dahil nga na sinabi ni Ms. Natatanay kanina, na bakit hindi siya, natatrap siya doon sa own cobweb niya noong time na yun. Ang hirap, ano? Ang hirap lumabas. Right. Bakit? Kasi may isinasaalang-alang tayo. Right. Kultura at saka yung mga bata. Mga bata, yeah. So sometimes the right side is not so clear, Sir Mike, because of so many considerations? Of course. Right. Of course. Yeah, before I go ahead, Sir Mike. Sige, Sir Mike. Kailangan nakabase yung right side na sinasabi ko doon sa sitwasyon. Nakalangan naka-tailored doon sa situation kung ano yung given situation. Kasi not everybody is pare-pareho ng sitwasyon. Right. Kanya-kanya tayong istorya. Right. Sabi nga eh, kwento mo yan. Diba? Right. Yung kwento ni Juan, hindi naman kwento ni Pedro. Kwento ni Maria, bukod naman kay ganito. So, iba't iba. Kailangan naka-tailored talaga yung right side na sinasabi. Naka-tailored. Right. Sir Mike, thank you for expounding on that. However, meron din tayong tinatawag, if you're a Christian, no? Your decision should be based on Christian principle. Am I correct, Sir Mike? Right. Of course, of course. Napakalaking factor po niya. Right. Lalo na yun, yung sa family natin, and lalo na kapag ikaw ay lumaki sa probinsya, yeah, ganun, talaga pong ano, napakalaki yung factor. Right, and I want to emphasize, Sir Mike, that abortion is not the right side, right? According sa Christian principle. Narapos mo yung kabit mo, and then ipapalaglag mo just to save the marriage, is not the right side. Am I correct? No.
Right. And it's also not right side that hiwalayin mo yung asawa mo because you already kind of fall in love with another woman. Am I correct, Sir Mike? Yes, sir. Right. Yeah, thank you, Sir Mike. Bago tayo mag-proceed, Sir Mike, may tatanong ako sa iyo isa pa mamaya kasi napaganda ng yung na-open na topic. Punta ko kayo, Ma'am Wood Edlin. Madam Wood Edlin, mayroon kang gusto sabihin kanina about man committing some kind of, you know, extramarital activity? Ayan, madami na yung ano, hindi ko na alam kung ano yung naisip ko kanina. Pero yung... Sorry, madam, so I'm kind of just, yung... you know, sequencing the person na magsasalita. Salamat po, madam. Yeah, like sa nangyari kay Sir Jason, no, sabi niya, nagawa niya yun. May tanong ako, Sir Jason, kasal po ba kayo nung una mo? Wala bang audio si Sir Jason o hindi ko lang siya marinig? Naka-mute ba? Sir Jason, naka-mute. Ay, naka-mute pala. I'm so sorry. Yeah, okay. Sorry. Kasal po kayo? Yes po, kasal po kami. Okay. Kasi yung ano, yung sabi niya, di ba? Kaya niya nagawa yon dahil daw sa attention, no? Pero maybe may reason ka, no? At na-justify mo kung bakit nangyari yan sa relationship nyo tapos may anak kayo. Kami kasi, hindi masasabing nagkulang kami ng attention sa isa't isa. Baka nagkasawaan yata kami kasi lagi kaming magkasama eh, no? Uh-huh. Even sa work ko, parang bodyguard ko siya doon, no? Parang ganon. Tapos kung ano yung ang hindi ko lang siya masamahan kapag may mga trip ng business sa probinsya kasi around sa summer siya, sa summer region mm-hmm. siya. So pag mm-hmm. nandun siya, hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa buhay niya doon. Pero kung anong ibalita sa akin, tinatanggap ko. So maybe attention, lahat naman meron kami noon sa bed, sa table, no? Sa paggawa ng kape, pag-asikaso, and being a woman, as a mother, hindi ko masasabing may pagkukulang ako kasi I'm a working mom, and then hindi ko alam kung ano ang definition nyo ng may pagkukulang ang babae. Nagtatrabaho ako, pag uwi ko, pag off ko, bahay naman yung tinatrabaho ko, and then pagkaya ng katawan, binibigay ko naman yung pangangailangan ng husband ko. So siguro, ano yon, baka gusto niya lang ng ibang tawag doon? Yeah, ibang putahe, ganon. Na nagkataon, na nahuli ko at hindi ko natanggap. So siguro ganon lang. No? So hindi lahat siguro, Sir Jason, na nagkakamali ang lalaki ay because naghanap ng atensyon. Meron talagang mga lalaki na hindi lang nila mapigilang maging adventurist. Ayon nga kay Sir kanina, no? Adventure ang gusto nila sa buhay nila. So, sadly, hindi lahat ng babae ay sports sa ganyang situation, no? Kaya dapat kilala natin ang mga partner natin. Kung ang babae ay kaya bang tanggapin yung mga pangyayari, no? At isa pa, ang anak talaga ang malaking factor kung bakit nakukulong sa maling relasyon ang mga babae o ang mga lalaki, no? Vice versa naman yan, eh. Sometimes kayong mga lalaki, pinagtsatsagaan ninyo yung maling attitude ng iyong mga asawa na babae or partner ng mga babae dahil ayaw niyong iwanan yung mga anak niyo sa ere o lumaki silang wala kayo sa tabi ninyo o wala yung nanay nila sa tabi nila. Diba? Kasi ang sistema kasi ngayon, yung mga bata namimili kung kanino sasama. So sa akin kasi, humanap ako ng magandang sitwasyon na maipapaliwanag ko sa kanila kung bakit kailangang nasa akin sila. No? So, kaya ako yung pinili nila. At hanggang ngayon, kasama ko sila. Thank you, madam, sa iyong explanation. Sir Jason, would you like to respond on that? Yeah, sabi kasi ni Mama Woody, so, yung sinasabi niya, iba-ibang pointing out that talagang situation. Yes. Iba-ibang cases talaga. Right. Salamat Sir Jason. Kaya ang maganda yung na-point ni Sir Mike ngayon that you have the your side, her side, and the right side. Before Sir Mike, pwede tayong mayroon akong i-proceed sa iyo. Mga kababayan, nasa Bible din po na sinasabi, ano, we are not fighting against the flesh, no? We are fighting against principalities, no? Meaning, mga kababayan, that your wife, you know,
initially you love her, but because of the wickedness na umabot sa kanya o umabot sa iyo, that's why you fall into this fallen state that you mistrust your husband, you do some kind of a funky thing against your wife, you know, because this is against wickedness. This is not actually you as a man, as a sinful man, but it's a wickedness na dumating sa iyo, no? And then you act on it. So, Sir Mike, would you like to kind of a comment? Sir Mike, when a man grew up, nade-develop ba sa kanya ang you know, yung judgment to choose the right you know, right side most of the time, or ito ay kwan lang, parang at some instant dumarating lang sa kanya, or is it developed from childhood up to the moment na nagkaroon siya ng sariling asawa, that when the problem happens sa kanyang family, like kaganyan, separation, anxiety, depression, he is able to overcome it, and then he might find solution how to save the marriage, not just find solution how to make the marriage a kind of peaceful. Yeah, most of the time nawala si kapatid na Corexman, may isang segment na sinabi niya, most of the time family these days is not talking about how to fix the marriage, they are talking about paano tayo maghiwalay peacefully. Yeah, imbis na talking about how to fix the marriage, pinag-uusapan, okay, Monday, Tuesday, ang anak nandito, ikaw magpapadala ka ng 20 mil. You're talking about that, you know? This is what is the current situation at the moment. So my question now is, saan ba nang gagaling yung ability ng isang lalaki, no, as a man, to solve such kind of a problem pagdating ng kanyang manhood? No? Manhood is when solving his own problem. Sir Mike, can you help me answer on that? Saan nagsisimula ang manhood ng isang lalaki? I think isang factor po is yung background ng family, kung paano ka nung pinalaki. You're surrounded by these people. Kung paano ka brought up ng iyong mga magulang, kung paano ka nakasalamuha sa mga tiyuhin mo, mga tiyahin mo, ano yung nakikita mo sa paligid mo, yung kapitbahay mo, yung ganyan ito, ano yung mga nasa environment. Right. Ngayon, dun pa lang, kasi po yung utak natin bilang ano po, ano, yung halimbawa, nasa stage po tayo ng yung paglaki natin, parang sponge po yan eh. Lahat po na-absorb natin, nakikita natin lahat yan. At kung halimbawa po na may experience po tayo, nakita natin, ay si Tio o si Tia, ganun ang sitwasyon. Right. Ayokong mangyari sa akin pagdating ng time na ganun. Okay. Ngayon, kapag ang surrounded mo, ang ano mo, environment, tulad ko po, puro barako po yung ano, puro barako po yung pamilya ko, men in uniform. Okay? Uso po sa amin, hindi po sa mga ano, tatanayin ko ng tiyuhin mo. Ilan ang anak mo ka sa labas? Totoo yun, hindi ho ano ha, hindi ho yapangan. Haharap ko doon sa mga kamag-anak. So, nino ko ka anak? Ano yung gano'n? Ano gano'n? Ano, ituloy mo anak na sa labas? Measure yun ang pagka-macho kapag may anak sa labas? May kultura? Yun ay, ano, kulturang gano'n. Mm-hmm. Kulturang gano'n. No? Kulturang gano'n, pero hindi ko po sinasabi na tama. Right. Tama yun. Mali yun. Mali. Mm-hmm. Pero talagang yung may get ko 30 mga kamag-anak nandun sa table. Minsan nakakaya punta, minsan nakakaya. Salamat Sir Mike sa iyong paliwanag. No? Gusto ko lang kasi balikan yung statement ni Sir Mike noon. Ma'am Liza, maya-maya after this, tatanungin ko si Sir Mike and then I can give you a chance to speak up bago mag-response si Sir Mike. Sir Mike, naalala mo yung pinag-usapan natin about IQ, no? Sometimes sa mga kababayan, ang tao, sailor, ano? So, all sailors are good kapag nasa dry dock, no? Kapag nasa pantalan yan, lahat ng mga marinero, magaling yan. Makikita mong tunay na magaling na marinero kapag nandun na sa laot, ano? Kapag nagkaroon na ng wave na mas malaki pa dun sa barko nila. Yeah. Doon mo makikita ang real best sailor. Ganun din sa lalaki, mga kababayan, ano? The real man, you cannot measure during comfortable times, no?
You can only measure His goodness, strength, wisdom kapag nandun siya sa turbulent stage ng kanyang buhay. Ganyan, kagaya niyan, nasa tinatawag na crisis, midlife crisis ng isang lalaki, no? At the age of 35 going 40, doon nangyayari. Ang dami dyan, sasama dyan ng financial, sasama dyan ng health, no? Sasama dyan education ng mga bata, sasama dyan yung separation mo with your wife, you know, and looking for some other outlet, you know, aside from your friends. Minsan nakikita mo yung mga babae, yung sasabing ng temptation. So nandun, yun yung bagyo sa buhay ng isang lalaki. Sa mga kababayan, naalala ko ang sabi ni Sir Mike noon. At the time, it's not about your IQ anymore. You know? It's not your intelligence, IQ, intelligent quotient. No, it's about your EQ, no, emotional quotient. That is will control you, yung subconscious mo na. No? Saan ang gagaling subconscious mo? Yung subconscious mo nang gagaling nung bata ka pa, no? Hanggang nung ikay lumaki. Yeah? Yun yung kumaga database mo ng mga values mo. No? Dun yun. That's why when time comes, when the consciousness fails you, yung EQ mo ngayon ang lumalabas. So ngayon, doon mo makikita yung paano ka, ano ka talaga, what you are, kind of a man you are. Sir Mike, pwede mong i-explain about EQ further later after Ma'am Glyza will make some comment. Ma'am Glyza, you have some comment? Naka-mute ka, Ma'am Glyza? Actually, yung dapat itatanong ko ay nasagot na ni Ma'am Edlyn. So, I think, satisfied na ako dun sa sagot. Kasi, tawag dito, may nabanggit kasi kanina, no, going back to that, na pagka pinakasal mo daw yun, eh, siya na yun. But then, yung in-between dun sa process ng marriage nila, kasi ako, hindi pa naman din ako nagpakasal, no. In-between dun sa process nila, bakit may nagbabago kung tawag dito, nakita mo na siya talaga yung nakikita mong lifetime partner mo. Right. Bakit siya nagbabago in the long run? Kasi may hinahanap, may pagkukulang. Hindi ba pwedeng yung kulang ng isa ay puna ng isa? Hindi ba pwedeng ganun para walang ano? Kasi ang babae laging nalulugi kasi they are tied by the fact na mayroong anak. When ang lalaki, wala kaming pakialam, masaktan man ang babae. Kasi hindi namin sila mahal, ganun. Parang hindi naman patas. It's not true, it's not true na ang lalaki walang pakialam. Ang lalaki walang... Sinabi ni Sir ano kanina. Yeah, ang lalaki walang pakialam sa mga babaeng hindi nila mahal. But yung okay nga po, babae, walang guilt yung sinasabi niya nga. Wala daw guilt. Yeah, we will not feel guilty. I mean, sorry for the word. Walang... Oo, hindi sila guilty kung kasi hindi nila alam. Men will not feel guilty. Paano yung kids nila? Opo. Kapag hindi nila mahal ang babae, hindi nila feel guilty. Kaya nga po, na-fall out of love sila sa wife nila, pero hindi nila nire-reconsider ang kids nila. But then, si babae, yun yung nagtatali sa kanya sa sitwasyon na gusto niyang umalis. Tama po? Kasi nandun ang kids. But anyway, iba-iba naman ang yung preference there's ng bawat the right babae. Side. Kagaya ng explain ni Sir Mike, your side, cultural your side, thing. But kaya, this is the right side. Yeah. Kaya nga, iba-iba ang paliwi. Right but we go to the right side. Yeah. Sir Mike, would you like to continue explaining it? May dadag lang ako. The gentleman from the Philippines, si Sir. Huh? I think hindi naman yung lahat ng sinabi ni Sir Idol. I think he is merely talking about the man in uniform. Kasi nandun na siya, matagal na siya sa search. Mm-hmm. And believe me, taga mo sa bato, kapag ang man in uniform challenge niya, siwit kung siwit, tikit kung tikit, patay kung patay, whatever it takes. Mm-hmm. Aalis at aalis yan, paninindigan niya yung decision. Right. That's wherever it takes, being a man, challenge nyo, kumbawa, yung babae, challenge siya, babalik sa akin na, hindi makatitiis siya. Kapag na-challenge o na-touch yung ego ng isang lalaki, ano po, ibang usapan ko. Agree. Lalo na po ang background nito. Ay naka-uniforme. Even not uniform, Sir Mike? Not even. Depende
sa breeding ng isang lalaki o ng isang babae. Kapag ang isang babae ay breadwinner, mahirap i-challenge yan. Sasabihin yung, oh, totoo yan. And madami akong friends na ganyan. Kapag yung, totoo yun. And everybody will agree with me. Kapag breadwinner, natyempohan mo na breadwinner yung babae, tapos ganun yung naging takbo ng relasyon, tapos sasabihin ni lalaki, bale, pabalik sa akin yan, ayaw niyo masira yung family nila. No. Hmm. Hindi so, mo Mike, kaya. There is some kind of study na ang attitude talaga ng babae sa lalaki is different. He explained this way. Kapag ang lalaki makes some money, becomes stable sa buhay niya, he makes his family, no? He builds a house, makes children, and buy some property for the family. However, kapag babae naman becomes stable, has her own money, she starts to think she can do it by herself. She doesn't need a man. That is the evilness ng mga babae that she has to overcome as well. Mga kababayan, you have that evilness inside you. Hindi naman evilness yun eh. That's called independence. I'm not talking about independence. It's about a woman. Are you the woman that decides to leave your husband because you are financially stable? No. Right. So you are not that woman. There are women that are evil. They become to judge that to conclude that I don't need a man. I just need a child, and I can live by myself. No, that's why they're very controlling. They're very toxic to live with, and that you cannot reason with that person. Because they believe that this is life is a controlado, you know, and he doesn't need a man in his life. So this is the kind of a relationship, a toxic woman, evil woman, that also men sometimes encounter. Most of us are not that. Maybe Mom Yaya Canada, Mom Natada May, Mom Wood Idlin, Mom Glyza is not that. But there are women who are like that. So, and there are some men that are kind of, into that situation. Yeah, that is my my point of view about man having a kind of being stable. He makes a family. Woman becomes finally stable. She tends to, you know, to become feminist. I can do it by myself. I don't need man. So Mike, continue on your statement about yung babalikan ka rin naman ng asawa mo. Kasi pinapakita mo yung woman empowerment, you know. So when a woman is already fed up, you know, he will stand up for that independence, no, na hindi niya na kailangan yung woman, ay yung man sa buhay niya. And then she will do it by herself. Actually, ano yun, sinasabi ko lang naman po ito na depende kasi sa sitwasyon ng buhay. Mm-hmm. Ano, depende sa sitwasyon ng buhay. Kung siguro po, ang pinag-uusapan nating kwento ng buhay o ng paghihiwalayan ay tagabukid. Ano po? Maniwala po kayo sa akin. It's just about maybe some kind of education? Is that what you mean? Depende. Bukod pa yun. Ah, okay. Halimbawa, tagaroon po sa probinsya, ano? Tagaroon po sa probinsya. May ganyan po nangyari. Mm-hmm. Okay? Kwento na naghabulan, hinabol pa ng taga ni Macy's si lalaki, ano? Right. No? Pero si Mr. siya naman pala yung ano, bumubuhay. Right. Itong si babae, sa babae, talaga merely housewife lang. Right. Sabihin na natin siya mga anak sa probinsya. Mm-hmm. Trust me, wala pang isang linggo, batik na yan. Right. Because she relies on man. Yeah. Okay, pag-usapan natin yung nasa city. Okay? Mm-hmm. Parehas may trabaho. Okay, nahuli ni ganito, nahuli ni ganyan, inamin ni ganito, inamin ni ganyan. O sino man yung may kasalanan, ano man sitwasyon. Parang ano po yan, parang nandyan yung level na pag-aaway nila pero parang naninimbang. Ha? Diyan po gumagana yung pagiging NBI ng bawat isa. Hmm? Investigador na, no? Trust me. Lahat yan, lahat ng friends niya, i-detect siya. Ito naman si isa,
Sige, CCTV dito, CCTV dyan. Naging archaeologist. Mahabang awayan yan. Okay, punta tayo doon sa isang sitwasyon. Si lalaki nagtatrabaho, mayaman, game, talagang Ermer. Etong si babae, wala. Gumawa si lalaki ng ganun. Ano-ano, iba-ibang kwento. Vice versa. So mahirap natin i-judge kaagad yung mga bawat situation. Napakahirap. Right. Napakahirap. And, pero sa totoo lang, for me, kawawa talaga. Right. Kawawa talaga. Kasi sa America, sa kanila, kung nagkaroon ng divorce, ang babae masaya. Kasi half of the fortune goes to the woman. That's why some of the women choose to marry a rich man. And very rich man, also very smart. They know that. So... Okay, so yun mga kaibigan, napakinggan natin, napanood natin no, yung ginawang talakayan itong mga babae at lalaki to, na mga may asawa. Tungkol nga po doon sa lalaking may asawa na o kasal na ay nahuhumaling pa o nahumaling sa ibang babae. So, tama naman din yung mga sagot ng iba nating mga katropa doon, lalo na ni Corixman, ni Sir Velasquez, no? At totoo yun, yun nga lang, siyempre, nandun yung the damage has been done, no? Although, okay, na ipagpundar mo ng kanyang etc. or whatsoever, hanggang sa namatay ka na, ang ano doon eh, yung point eh, bakit mo siya pinakasalan gayong may hinahanap ka pa pala iba? Diba? Parang, ewan ko ha, parang ganun. Pero at end, yun pala talaga ang mahal mo, na-realize mo, no? Eh, pero siyempre, nahandun na yung damage. Paano kung nung siya niloko mo, nag-asawa ka ng ibang, tumingan ibang babae, paano kung siya ganun din? So, paano na? Diba? So, magkakaroon ng conflict. Ang unang apektado rin, yung ding mga anak natin o anak nila. Yung nga, may sinasabi yung isa namang babae na hindi sila kasal at nga, dapat ikakasalan o kaso naling sa iba yung babae, oh, di ba? So, ba't nangyayari yun? Yun ang tanong. Yun nga sinasabi natin, either baka si babae may pagkukulang, hindi niya nagagampanan yung kanyang pagiging ina ng tahanan. Kasi, speaking of ina ng tahanan, hindi lamang po yung mga bata o anak niyo ang inyong aasikasuhin niyo sa bagay na yan. Kundi pati siya, yun mismong asawa niyo, lalaki. Eh kasi may mga babae, eh, hindi kita masikaso eh, may nag-aalaga ako ng bata eh. Hindi ganon. Lahat yan gagampanan mo, di ba? Lahat ng ano gagampanan mo. Mayroon na lang akong magkwento. Pero wala, talagang ganon eh. Okay mga kaibigan, with that, yan po ang part 2. At sa siguro bukas baka ilabas natin yung ating part 3. Siyempre, bukas tingnan natin yung part 3 kung may ilalabas natin, no? Okay mga kaibigan, sa oras na alas 9.37 po ng gabi Philippine Standard Time ay pansamantala magpapala muna inyong lingkod at bukas magbabalik tayo. Maganda itong topic na ito eh, di ba? Ito'y para sa isang mag-asawa, particular doon sa ating mga kabrother na lalaki, no? At tayo, bago tayo tuloy ang magtapos mga kaibigan, ay maraming salamat sa mga sumubaybay ngayong araw ng Miyerkules dito po sa ating programang Tropa. Muli maraming salamat kila Miss Jackie Lagpaw Alahar, nakita ko sa ating monitor kanina, kay Boss Tony Bellesa ng Barangay Barita dyan sa Malabon, ngayon din kay Eljo Paslax Igni Orga, ngayon din kay Roland Hernando, kay Chief Hernando ng Malabon City Police Station, maraming salamat. Kay Kuya Mark Candido ng One Gun Pilipinas. Kay Serge Mendoza, si Kuya natin si Serge Mendoza na nasa abroad ngayon. Ngayon din kay Boss Manding Tamblante,
ng Santa Maria Bulacan, kay Paring Bayan Jograndes ng Santa Maria Bulacan din, at kay Boss Rogelio Dagdag Esteban ng barangay sa Kuyapo, no? Barangay Bibiklat. Diyan po sa Kuyapo, Nueva Ecija. Yan. At ganyan din kay Chief Ramil Chiangco, yung aking mate, diyan po sa Malabon City, sa Flores. At ganyan din si Hansel Evangelista ng OGP Bulacan Chapter. At siyempre si Ate Luningning Pahayag ng Barangay Bayan-Bayanan dyan sa Malabon City. Okay mga kaibigan, muli ako po yung naging kasama, ka-jamming, ka-kosa, ka-ate, ka-kuya, ka-buso, dito po sa programang Tropa, siyempre dito lang sa Millennial Online TV News and Updates. Ako po lingkod, Rose Lopez, makita-kita po tayo ulit bukas ng gantong oras, kung kanina, at ilalabas natin yung part 3. Magandang gabi Pilipinas at mapayapang magdamag. Magandang gabi po. Natawa. Pinaiting, pinalakas, ang bagong news online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa sa pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na mga katropa! Ikaw ba'y nag-isa? Malulungkot? Nahiiliran at ipinagpalit? Niloko? Nanginginamahal? Kung ngayon, i-type sa inyong mga cellphone, Facebook o YouTube man ang Millennial Online TV. Dahil nasa Millennial Online TV na ang online harista ng bagong milenyo, si Randall Villanos. Tumanda. Duit kay Randall tuwing Webes ng hapon. Ano pa iniintay niyo mga kamilya niyo? Tawag na! Barangay, pangunahing unit ng pamahalang lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sigalot ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling halal na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay.
kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dalo Barangay sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa ng bawat barangay. Pinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Andiyan na po tayo. Binaiting, binalakas, ang bagong News Online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita. Hi, this is Atty. Larry Galon. Nananawagan ako sa ating mga katropa, no? At mga kaibigan, mga babayan na palaging tumutok sa Millennial Online, Millennial Online TV. At yan ay pinangunahan. At yan ay pinangasiwaan ng aking kaibigan na si Rosel. At ang mga nanonood dyan ay hindi bobo! Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang mag-iliw, Diyos ang sinahanan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Upang hinirang, kuyag ka ng mahiting, sa mandurupin, di ka pasisigil, sa nagatak. Maraming salamat po. Millennial Online TV is now signing off.